ngayon ay ano, nararamdaman ko na yung init, init ng pagmamahal. Yan. Winter, spring, summer. Magandang araw, magandang gabi mga kainags, kung saan man kayo naroroon ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ko pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Mga kainags, malamig na ngayong araw na to. Kaya syempre, pag malamig na, syempre kailangan magsuot tayo ng mga makakapal na jacket at mahahabang damit para hindi tayo makaramdam ng sobrang lamig. At ngayon ay bubuksan ko na yung heater ng ating bahay. Kasi nakakaramdam na tayo ng lamig ano, sa loob ng ating bahay. Yung lamig dito sa labas, talagang pumapasok na. Kahit nakasarado yung mga bintana ng bahay natin, yung lamig ay talagang pumapasok pa rin. Nagpupumilit pumasok sa loob ng ating bahay. Kaya malamig na ang loob ng ating bahay. Kaya ngayon mga kainags, ano, gusto ko ipakita sa inyo kung paano gumana yung heater. At dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung heater, papakita ko sa inyo. Kasi kailangan na talaga natin buksan para uminit ang loob ng ating bahay at malabanan natin ang lamig na nanggagaling sa labas ng ating bahay. So tara mga kainags, papakita ko sa inyo. Usually yung mga heater nakaano yan sa baba, no? Yung heater na nagbubuga ng apoy, naka-located yan sa ano, sa basement usually. Or pag walang basement, hindi ko alam eh. Pero yung sa amin kasi mga kainags, no, may mga basement. Nasa basement yung heater namin. So papakita ko sa inyo, tara. Yan. So baba tayo dito. Ayan, okay, yung basement medyo maingay pagka tumunog yung ano, no, yung heater. So yan mga kainags, no, yan ito. Ito yung heater na kung saan lumalabas yung mga apoy, no, at magpo-provide ng init sa loob ng ating bahay. Yan. So yung gas, may gas yan eh. Ito yung ano ng gas mga kainags, ano. Yan, ito yung linya ng gas, oh. Yan yan ang nagpo-provide ng gas para dito sa ating heater. Pero mga kainags, no, bago natin buksan yung heater natin, eh meron tayong gagawin. Meron muna tayong lilinisan natin yung sensor, tapos papalitan natin yung ito. Papalitan natin tong yan, yung kanyang filter. Yan, no, madumi na, di ba? Kasi hindi ko pa napapalitan to mula nung ano eh, pinatay ko yung heater eh nung nag summer na. Yan. So papalitan din natin to mamaya mga kainags, ano. Yan. Yung purpose ng filter na yon mga kainags, is sinasala niya yung mga dumi, mga alikabok, minsan mga dahon na nanggagaling sa labas ng ating bahay. Siyempre para yung sisingutin nating hangin sa loob ng ating bahay is malinis, di ba? Yan, so palitan natin ng filter. So tingnan yung kulay ng filter, na yung bagong filter sa lumang filter, di ba? Ang layo ng kulay eh, no? So ito yung mga alikabok na nasala niya. So palitan natin to, ayan o. Oh. Ah, yun yung mga alikabok oh, na nasala niya. Dumi, no? Ayan o. Oh. Yan, so palitan, lagay lang natin dito, ayan o. Oh. Yan. So every 3 months kailangan palitan natin yung filter natin para mas fresh air. Bubuksan na natin ngayon tong ano no, tong ating heater. Yeah. Yan. So lagay muna natin dito sa safe. So ayan siya mga kainags ano. Pakita ko sa inyo. Yan oh. Yan, yan yung heater natin ano. So ang gagawin ko dito, ang lilinisan ko dito mga kainags, ayun no, yung sensor. Yan o, kung napapansin nyo, yan yung lilinisan natin mga kainags, no? Yan yung sinasabing sensor para mag-provide, magtuloy-tuloy yung apoy na ibubuga nitong heater na to. Tatanggalin natin yan. So yan o. Yan o, kung napapansin nyo itong tornilyo na to, yan yung tatanggalin natin para makuha natin yung sensor. Ito lang yung nagamit ko para matanggal yan eh. Yan. Pwede rin naman tayong gumamit itong talagang nakadesign na mga screw dito. Pero ang ginagamit ko, ito lang para kasi mas komportable ako eh. So, pwede natin luwagan ng kamay yan eh. Yun, so nakuha natin. So, dito mga kainags, so, ingatan natin na huwag nating mahawakan yung rad, sensor rad.
Kasi may mga pawis yung ano natin eh. May mga pawis yung ating mga daliri, mga kamay, no? Yan o, yung kung nakita yung rod na yan, huwag natin hawakan yan. So ito na siya mga kainags, ano? Yung rod na kinuha natin. So ito yung lilinisan natin, lilihahin natin yan. Para magtuloy-tuloy yung apoy ng heater natin. Kasi minsan kung nagkakaroon kayo ng experience na problema sa heater nyo, doon sa mga nandito sa mga kaibigan ko sa Canada, no? Minsan, parang meron kayo maririnig na bzzz, tapos click, click, tapos ayaw tumuloy ng apoy. Yun, usually mga kainags, ang isa sa mga common problem nun is ay itong sensor niya. Kasi itong sensor, tuwing nabubugahan ng apoy ito, nakokoberan siya ng carbon, ng black carbon. Kaya parang natatabunan yung kanyang sensor, parang ganun. Kaya hindi siya nakapag-provide ng tamang power para magbigay ng apoy sa heater natin. So hindi ako, disclaimer lang mga kainags, ano, hindi ako professional heater, ano, kumbaga ito base lang sa aking experience at saka sa mga naririnig ko at na-research ko na at mga nakausap ko mga professional mga heater. Tsaka base rin sa experience ko, ilang beses ko nang ginagawa to at wala namang problema at syempre nakakasave ako ng pera, no, kaysa paayos ko sa iba na ganito lang kasimple lang naman yung problema. So lililisan lang natin to. So may gamit ako, usually mga kainags, may gamit ako dito ito. Ilang ginagawa ko eh, no? Kasi may para matanggal lang 'yan, no? Para lang matanggal yung mga carbon tsaka yung mga dumi. Yan, so meron din akong liha dito. So itong liha na to yung hindi sobrang ano, ha? Hindi ko alam kung anong number to eh. Pero ito yung pinaka parang smooth na liha na hindi ano, na hindi talaga masisira yung ano. Smooth lang, ganun lang, oh. Ginaganyan ganyan ko lang 'yan, no? Para lang lumabas yung ano, yung silver niya uli, yung parang bumalik lang uli sa dati niyang kulay. Yan. Ginaganyan-ganyan ko lang 'yan. Yan ha, para doon sa mga kaibigan ko na nandito sa Canada, mga subscribers natin, viewers natin ha. Kung sakaling magkaroon kayo ng experience na problema katulad ng sinabi ko, subukan niyo lang 'to, try niyo lang muna 'to bago kayo tumawag ng mga mag-aayos ng heater niyo or bago kayo magbayad ng heater niyo. Save nyo muna yung pera nyo. Gawin nyo muna yung sinasabi ko. Yan. Linisan nyo lang yan. Tsaka wag na wag nyo hahawakan to kasi yung mga daliri natin may mga oil. So mas maganda gumamit kayo ng gloves. Kaya lang wala akong gloves eh. So matagal ko na rin naman ginagawa to kaya medyo alam ko na kung paano gawin. So yan, napapakita ko sa inyo. So yan na siya ngayon, di ba? Yan, kung napapansin nyo, medyo makintab-kintab na siya, di ba? Kasi natanggal na natin yung mga carbon na ano eh, nakadikit sa kanya. So pwede natin ilagay yan. Yan, kita nyo na, di ba? Itong wire na to, natatanggal din to eh. Natatanggal din yan. No? Kaya lang ako hindi ko na tinatanggal kasi madali lang naman yung gagawin natin. Pero for your information lang, natatanggal to. So okay na to mga kainags, kakabit ko na uli doon. Yan, so naikabit na uli natin mga kainags, ano? Yan, so malinis na yung sensor. Ngayon, ang bubuksan naman natin is yung thermostat sa taas, ano? Yung switch para gumana tong ating heater. So papakita ko rin yung sa taas mga kainags, no? Yung pag-operate natin. Para lang to doon sa mga wala pang idea, no? Mga hindi pa gumagamit ng heater, yung mga kababayan natin sa Pilipinas at sa ibang lugar na hindi gumagamit ng heater. Para lang meron kayong idea kung paano kami nabubuhay dito during sa malamig na panahon ng winter. Yan! So ito yun. May switch yan eh. Merong switch dito yan. Si-switch lang yan. Pero bago ko i-switch yung mga kainags, no, papalitan muna natin yung battery. Tanggalin muna natin to. Yan! Kailangan nating palitan yung battery mga kainags, no, every year. Mas maganda every year. Yan. Kasi naging experience namin dati dito, yung bagong lipat kami sa bahay na to. Wala pa akong alam sa mga bahay-bahay, ano. Grabe! Namatay yung heater namin mga kainags, ano. As in, namatay talaga. Tapos ito, itong mga salamin, puro-puro ice na yan mga kainags, no? Pinapasok na ng yelo yan, ng lamig. Itong loob-loob ng salamin namin, puro ice na yan. So, kinakabahan ako ngayon, wala akong alam, yung mahal na rena natin, talagang nilalamig na. Malamig na talaga sa loob ng bahay mga kainags. So, natatakot na ako, no? Hindi ko alam ang gagawin ko. Buti na lang meron ang kapagsabi sa akin na inspector ng bahay na to, nabanggit na sa akin dati na kung may problema man ako sa heater, tawagan ko lang daw ay APCO. Kasi yung APCO mga kainags, walang bayad yun, ano? Free of charge. So, bago mag-winter, pwede nyo tawagan yung APCO at pupunta sila sa bahay nyo at lilinisan nila yung furnace heater nyo at libre mga kainags. Free of charge.
walang bayad. At kung sakaling meron mang papalitang pyesa sa heater mo, ang babayaran mo lang is yung pyesa. Yung labor, libre na yun mga kainags. At mas maganda kung sakaling mo papalit ka ng pyesa ng furnace heater nyo, mas magandang i-clarify nyo sa kanila kung may bayad nga ba yung pagpapalit ng pyesa o wala. Pero alam ko wala yan mga kainags. So yun, nung tumawag na ako ng ATCO, kasi nga malamig na dito sa buong bahay, ano, sa loob ng bahay, ang una niya agad na tiningnan ay itong thermostat. Tapos sinabi sa akin, alam mo anong problema mo? Ano po? Sabi ko, low back ka. Wala na yung battery mo. Patay na, palitan mo na lang, gagana na yan. So, ginawa ko mga kainags, bumili ako ng battery at pinalitan ko to, gumana nga. So, yun talaga. So, kailangan palitan natin yung battery nito. Ayos na. So, yun, buksan na natin, ano? So, yan, naririnig ko na mga kainags, ano? Umuugong na yung heater natin. So, tingnan natin sa baba. Yan yung ano, yung magbibigay ng init sa atin dito sa loob ng bahay natin. So, dapat alagaan natin yan. Kasi kung hindi, nako delikado, lalamigin tayo sa loob ng ating bahay at masisira ang ating bahay at baka, tsaka mga appliances. So yun mga kainags, ano? At least, nabigyan ko lang kayo ng konting idea at na-share ko lang sa'yo. Ito yung mga experience ko lang mga kainags, ha? Hindi ako nagtuturo or whatsoever. Sinishare ko lang sa inyo kung paano ko linisin yung aking heater furnace. So sana may natutunan kayo. Okay na, ano? Wow! Makainis, ano? Nararamdaman ko na yung init. Init ng pagmamahal. Yan! Yan makainis, kasi nandito tayo, no? Nasa tapat tayo ng ano, yung kung saan lumalabas yung init, no? Mula doon sa furnace na binuksan natin. Yan, no? Ito. Diyan lumalabas yung mga init, mga heater. Yan, kaya, wow! Ang sarap! Tsaka ito mga kainis, papakita ko sa inyo. Yan. So dito lumalabas yan, ano? Diyan din lumalabas yung init na heater. So, pag nandito tayo sa basement, yan, buksan natin yung basement natin. Yan, mga kainis, ano? So yan, ano? Diyan lumalabas yung heater. Kaya, habang nanonood tayo ng mga YouTube, diyan, wow, warm ang pakiramdam natin during winter. So sa taas naman mga kainags, papakita ko rin sa inyo kung nasaan na to. Para may idea kayo, ha, doon sa mga hindi pa alam, ha. Yung mga hindi pa na alam kung paano yung heater dito. Ah, mga kainags, ano? Yeah. Dito, yan, oh. Wow, ang init. So pagka, ano mga kainags, no? Pagka summer, pagka hindi natin ginagamit itong ating heater, ito, nilalagyan ko ng plastic, ginaganon ako ng plastic yan, oh. Tsaka pinapasok ko to. Kasi minsan, pag hindi natin ginagamit, syempre maraming alikabok na pumapasok, lumulusot. Ano kaya, katulad yan, oh. Alikabok yan, oh. Oh. Alikabok, di ba? So, nasala nito nung nilagay ko nung summer. So, ngayon, binuksan na natin yung heater natin. Kaya tinanggal ko na mga kainags. Yan, wow, init. So, binalik ko na. Yan. Whew. Tsaka dito mga kainags, oh. Yan, oh. Yan. Nandiyan yan, oh. Yan yung mga nilalabasan ng init, ano. Yan, tingnan mo, gumagalaw yung mga ano. Kasi sa lumalabas na init ng hangin, ano. Yan. Whew! Naipakita ko sa inyo ng maayos yung heater. Kung paano siya mag-workout. So mga kainags, ano, habang naglalakad tayo dito sa daan na to, merong batang babae na naghihintay ng bus, oh. Malayo pa lang ako, nagulat na ako kasi nakatingin siya sa akin tapos kumakaway siya sa akin, no? Sabi ko, tapos lumapit siya sa akin mga kainags, ano? Sabi ko, siguro nakakapanood to ng YouTube channel ko, no? Yun yung kagad yung una kong first impression, eh. Ang ganda nung ngiti niya sa akin, talagang kumakaway siya. Para siya nakakita ng artista. Wow! Na naman talaga. So yun mga kainags, ano? Lumapit siya sa akin tapos sabi niya, hi tito! Nag-bless siya, no? Parang, wow, parang feeling ko tuloy, artista ako, eh, no? Wow, kapal ng mukha, eh, no? So, yun, mga kainags, ano? Nag-usap kami konti lang.
Pero hindi ko talaga, mga kainex, kilala talaga kung sino yun. Hindi ko talaga mamukhang kasi naka-face mask siya, no? Talagang sabi ko, sino kaya ito? Talagang hindi ko ma-identify kung sino siya, pero sabi ko na lang sa kanya, wow, sige, ingat ka ha, maraming salamat sa'yo. So, nag-bless siya sa akin, mga kainex, ano? Wow, nasarap pala ng feeling, gano'n, no? Pagka gano'n, ano yung bang, parang, pag nakita ka, parang may lalapit sa'yo. Akala ko, magpapapicture sa akin, eh. Hindi pala. Siyempre, ito na naman tayo, no? Kung saan-saan na naman tayo dinadala ng ating mga paa. Kung saan-saan na naman tayo papalaboy-laboy, ano? Yan, ini-enjoy ko na lang, mga kainex, ano? Kasi dalawang araw na lang yung aking natitirang bakasyon. At pagkatapos na ay, siyempre, papasok na naman ako sa trabaho. Wow! Alam nyo, mga kainags, kahit na hindi ako nagbablog, talagang araw-araw naglalakad talaga ako. Kasi gusto kong ma-relax, mga kainags. Yung talagang nakaka-relax talaga yung paglalakad, eh. Tsaka hindi lang nakaka-relax, exercise talaga. Nakakatanggal lang stress yung mga nakikita nating magagandang tanawin sa ating paligid, di ba? Pagka-winter, pagka gagawa tayo ng content natin pagka-winter, syempre yung dinadaanan natin, punong-puno ng snow yan, ano? Makapal yung snow sa mga dinadaanan natin, ano? Kaya tuwing aapakan natin yung snow, maingay, mga kainags. Kaya minsan pag nagsasalita ako, nagbablog ako, habang naglalakad, habang natatapakan natin yung mga snow, maingay pag natatapakan natin. Kaya minsan marami akong edit, eh. Kasi sobrang ingay. Minsan babalik pa ako dun sa lugar kung saan ako kumuha ng content, ano? Para lang ulitin uli yung aking ginawang content na maiwasan kung hindi matapakan yung mga snow, mga kainags. Ganun talaga, kailangan natin gawin yun para siyempre, para maintindihan yung mga sinasabi ko, ano? Yung aking mga pinagsasabi habang nagpa-vlog, mga kainags. Kailangan lang natin ulitin uli yung mga pinagagawa natin para siyempre ba, para maintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko, di ba? Kaya gusto ko nang sulitin yung paglalakad dito habang wala pang snow, eh. Kasi mas nai-enjoy natin yung paglalakad, mga kainags, ano? Kasi pag may snow na, mahirap na. Mahirap maglakad. Mahirap maglakad, mahirap para malamig. Oh, shoutout muna ako, ha. Shoutout nga pala muna kay Choy Choy ng Edmonton. Yan, welcome to Edmonton, Choy Choy. Shoutout din kay RG Tike. At shoutout din sa kanyang uncle na si Bernard Tike na nandito sa Edmonton, Alberta, Canada. Shoutout din kay Kiel 55 ng Australia, Sydney. Naku, maraming salamat po, ah. Tsaka shoutout din kay Ashi Son 780. At sa kanyang tatay, shoutout din sa iyo, tatay Carlito. Maligayang bati sa iyong 52 birthday sa darating na September 21, 2021. Hanggang dito na lang, mga kainags, yung vlog ko, ano? At sana nag-enjoy kayo sa mga nag-subscribe at nanood ng videos at nag-like. Maraming salamat po. Tsaka sa mga gustong mag-subscribe, ha? Pwedeng-pwede po at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainags.